kapaya pa. Isang dakilang kapayapaan ang siyang ipinagkakaloob sa bawat isang kaluluwang nasa aking harapan. Hanggang sa abat na sulok ng sandaigdigang lupang inyong kinasasaligan ay maghari ang kapayapaan. Maghari ang dakilang pag-ibig na siyang aking ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo. Ginagawa ninyo ang mga bagay na ito. Kayo'y nangagpupulong sa kaorasang ito upang kayo'y magpamulat ng mga mata ng mga bulag ay mga kakita, ang mga nangauuhaw ay makainom ng tubig, magpakain ng mga nagagugutom, dumaloy ang gatas ng walang daya. Ipinagkaloob sa inyong kalagitnaan ang mayroong katungkulan na siyang maghahayag at tutuligsa sa mga pamahalaan, sa mga pamunuan sa inyong kapanahunan, na siyang pinagkalooban ng karapatan na maghahayag ng mga bagay ng lihim ng kaitaasan at ipaglaban ang katuwiran ng aking ama sa kaitaasan. Ang bawat isang pinahiran ay may kanya-kanyang tungkulin na siyang marapat ninyong gampanan at lakaran at inyong galawin ang inyong mga paa upang sa pagtahak ng inyong paglakad ay isang matuwid ang mamamalas sa bawat isa sa inyo. Kung iniisip ninyo na kayo ay nakaunawa ng banal na kasulatan at iniisip baga ng bawat isa sa inyo na kayo na nga ang tutuligsa sa mga pamunuan sa inyong kapanahunan, hindi ba't mayroon na itinalaga sa gitna ninyo na isang pastor na siyang maghahayag at magbubukas ng mga labi na sa pamamagitan niya ako ang sa kanya ay aagape. Hindi ba't batid ninyo ang mga bagay na yan? Huwag magkamali ang bawat isa sa inyo sapagkat kayo na aking mga kaharap ay kayo ang nakaharap ko ng aking kapanahunan na ipinagkaloob ang kapangyarihan sa gitna ninyo, dapat hindi ninyo ito napagkilala, kundi bagkus, itinakwil ninyo ang mga gawa ng bugtong na anak na siyang ipinagkaloob sa gitna ninyo sa sanglibutang inyong kinasaligan. At sa mga oras na ito, ngayon pa lamang namumulat ang inyong mga mata ng kaunawaan. Huwag kayong lumipad na tila bagay kasintas ng mga ulap na inyong natatanaw. Sapagkat ang pagsubok sa kalagitnaan ay muling dumaratal at kayo'y nagugulumihanan at nababahala sa mga bagay na walang kabuluhan, sapagkat ang nangako ay tapat na dapat ito ay hindi ninyo napag-uunaw. Ang kinakailangan na gawin ng bawat isa sa inyo ay gawin ninyo ang inyong mga tungkulin bilang mga pinahiran at bilang mga mananamba sa aking harapan. Na kung ano ang inyong marinig ay siya lamang ninyong patotohanan at kayo'y maging saksi sa mga bagay ng katotohanan. Ikaw na pundadora sa isang
ang dako ay hinahalinak na. Upang ipaalala ko sa iyo ang bagay nito. Maging ang iyong kasama. Isang mga ngaral ang aking tinatawag. Mga ingat ang bawat isa sa inyo. Sapagkat kung ano ang bibigkasin ng inyong mga labi, ang tagapakinig ay matututo at magkakaroon ng isang matuwid na daan. Dadapwat ang inyong mga pananalita. Kung hindi malinaw, ay maglalagay kayo ng kapahamakan sa gitna ng mga bulag at ng mga gutom at ng mga naliligaw. Pinasimulan niyong muli ang isang daan at tinatahak niyong muli ang daan niya. Kung kaya't kayo'y aking palalahanan sa mga bagay na inyong gagawin. Naunawaan niyo ba ang aking nais? Sapagkat kailanman ang paggawa ng katotohanan, ang pagsasalita ng salita ng buhay, maging ang pagbabanghay ng banal na kasulatan. Kung ito ay nasa tama, ako ang nasa gitna. Kung kaya't ako'y nagpaalaala, ingatan ninyo ang inyong mga paa sa paghakbang. Ingatan ninyo ang inyong mga kamay na tila baga kayo ay nanggagamot saan mang dako kayo pumarap. At kinakailangan na ang inyong makaharap ay magkaroon ng tunay na pananampalataya upang ang mga mayroong karamdaman sa gitna ninyo ay magkaroon ng kagalingan. Sapagkat kung ang sariling kakayahan nyo lamang ang inyong palilitawin at wala silang pananampalataya, hindi magkakaroon kailanman ng kagalingan. Alalahanin ninyo ang mga bagay na aking nilakad, na sila ay nagsisigaling sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. At kapag nangyari ang bagay na gayon, mapalad ang bawat isa sa inyo. At ikaw na aking anak na lalaki, ipinagkaloob kung sino ang tutuligsa, ang ahatol at ang maghahayag sa mga pamunuan. Walang iba kundi ang bisig ng aking ama, ang mayroong tungkulin na tila baga nakakalimot ka sa mga binibitiwan mong mga pananalita. Magpatotoo ka at maging saksing buhay sa likod niya, sapagkat yan ang kailangan na maganap sa inyong kapanahonan. Sapagkat kailanman ang aking lingkod ay aking inaalalayan. Kung kaya't kayo ang magiging saksi sa mga bagay na kanyang paghahayag at sa mga bagay na paroroon na niya. Kung kaya, mag-ingat ang bawat isa sa iyo. Dapat mayroon akong ipagkakaloob upang ang mga bagay na sa kaorasang ito ay magtagumpay kayo, sapagkat ilang ulit ang mga kasaysayan na inyong pinagkakaloob at ginagawa ay hindi kayo nagtagumpay. Sapagkat kayo'y humiwalay, sapagkat kayo'y hindi sumama sa pagkakaisa ng mga sundalo na siyang ipinagkaloob sa gitna ninyo. Sapagkat kayo ay nagkaroon ng pagkabahabahagi, kung kaya't aking ipinagkakaloob sa inyo na huwag magbukas ang inyong mga kaunawaan at matutong magpatawad at buksan ang inyong mga puso at kayo'y magpakumbaba na kumbaga kayo ay isang matimtiman sa gitna ng mga lobo.
maging ang inyong mga kasamahan. Ay huwag ninyong hayaan na kayo ay mahatulan sa pamamagitan ng inyong mga pananalita at ng inyong mga paggalaw, sapagkat hindi ito marapat sa aming harapan, sapagkat sa inaakala baga ninyo na hindi kami nakamasid sa bawat lakad at hakbang na inyong ginagawa. Tanggapin ninyo ang bagay na ito at muli ipinagkakaloob buhay sa kaitasan na kayo ay pinagkakalooban ko ng pagkakataon na kayo ay magkaroon ng isang pagtatagumpay kung ang bawat isa sa inyo ay mamamalas ko ang pagpapakumbaba at ang pag-ibig ay inyong ipagkaloob sa bawat inyong naaharap maging taga-ibang bayan, lalo't higit ang inyong mga kasambahay. Naunawaan niyo ba? Humayo kayong mayroong kapayapaan. Sapagkat sa bawat inyong mga lakad na lahat ng mga tinawagan ay hindi marapat na ang bawat isa sa inyo ay magtataas ng mga sahong na tila baga na hindi ninyo batid kung sino kayo sa aming harapan. Kayo ay nagpasisimula pa lamang na makarinig at makaulinig ng mga salita na nagbubuhat sa kaitasan at mapalad ang bawat isa sa inyo, sapagkat kayo ay aking nakaharap ng mukhaan, sapagkat ang mga bagay nito ay ipinagkakaloob sa gitna ninyo, sapagkat ang daan ay nasa gitna ninyo buhat sa kaitasan, na ang tao ay hindi natuto. Ang mga bagay ng sanglibutang ito ang siyang iniibig. Maging araw ng Sabat na pinabanal ng aking Ama ay hindi ginagalang. Marami ang dito ay pumaparoon. Datapot sila'y nagsisilabas pagkatapos ng pakinabang. Alalahanin ng bawat isa sa inyo na hindi kayo makayayaon at hindi ninyo mamamalas ang tunay na kaligtasan kung kayo ay hindi makikinig at hindi ninyo isasalarawan ang inyong mga naulinig. Kahit na kayo ay napaloob sa pananampalataya na inyong sinasamba ang Diyos na buhay, na nag-iisa, na buhat ng pasimula, na siyang aking ipinakikilala ang kanyang pangalan, datapot ang bawat isa ay hindi mahayag, sapagkat kayo ay hindi lumalabas sa kampamentong ito. Kung kaya't ang salita ay hindi yumayaon, sapagkat kayo ay hindi makilos, maging ang loob ng inyong bawat tahanan ay hindi ninyo kailanman masunod ang mga bagay na siyang ipinagkakaloob sa kalagitnaan. Ipinagkaloob ang mga batas at palatuntunan sa gitna ninyo. Datapat kayo ay hindi nakasusunod sa mga bagay na ito, sapagkat mas pinili ng mga tao sa daigdig ang kalayawan, ang kahirapan ay naalaala ng bawat isa. Ang ipinagkaloob na sugus sa kalagitnaan na hindi pinakilala ng bawat isa sa inyo, sapagkat ang iba'y nag-alinlangan
sapagkat ang iba'y nagbabasa ng mga kasulatan, nagbabanghay ng mga nakasulat doon, at winiwika nila na ito ay hindi nakatala ang sugo na siyang ipinagkaloob sa gitna ninyo. Datapat paanong naganap ang mga bagay na ito na ako ay nakikipagtipan sa gitna ninyo sa araw ng Sabat. Kung ang mga bagay na ito ay hindi kasing katotohanan ng inaakala ng bawat isa sa inyo, itinuro maging ng mga apostoles ang mga bagay na dapat matutunan ng tao sa daigdig. Dapat ang tao ay nagkaroon ng dunong sa kanilang mga sarili. Sapagkat pinabulaan ang mga bagay na aking hinahayag sa inyong kalagitnaan. Ako ay naghahayag ng mga bagay sa kaorasang ito na hindi nasusulat sa aklat ng buhay. Paanong mawiwika ng bawat isa sa inyo kung sino ako sa gitna ninyo na nagkaroon ng daan upang ako ay makababa at upang ako'y makapaghayag na kung ano ang inyong gagawin sa mga panahong darating, sapagkat hindi ninyo batid ang araw ng bukas at hindi rin ninyo batid kung magiging ano kayo sa mga panahon na darating. Kung kaya't aking winiwika sa inyo na kung tinalikuran na ninyo ang kasamaan sa inyong buhay at napagkilala na ninyo ang katotohanan at kayo'y nakatanggap ng mga biyayang buhat sa kaitasan at naulinig ninyo ang mga wika ng mga banal na bumababa sa inyong kalagitna, ay mapalad ang bawat isa sa inyo, sapagkat kailanman ay hindi naganap ang mga bagay na ito saan man kayong dako pumaron, sapagkat ang lingkod ng aking ama ay nasa gitna ninyo. Datapat dumarating ang panahon, ang buhay ay umiikli, ang katawang lupa ay mapaparam, datapat ang kaluluwa ay magbabalik lamang sa kaitaasan na siyang pinanggalingan ng bawat isa sa inyo. Alalahanin ninyo ang inyong mga ginagawa. Alalahanin ninyo ang inyong mga pag-iisip. Ang pagbubulay-bulay ay isang napakalaking kahalagahan sa bawat isang mananampalataya sa Espiritu at katotohanan. Na kung ang bawat isa sa inyo ay magkaroon ng pag-aalinlangan at kayo ay magkaroon ng paghatol sa inyong mga pag-iisip at nagkaroon ng pag-aalinlangan ng inyong mga puso, sino kayo o tao sa gitna namin, sapagkat kayo'y walang halaga sa paningin ng aking ama sa kaitasan, sapagkat ipinagkakaloob ang tunay na aral at tunay na tubig na dalisay na siyang umaagos sa gitna ninyo. Kung ito ay inyong tatanggihan, katawan, Jesus ng Nazaret ang sumayin niyong kalagitnaan. At Diyos sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Hallelujah, purihin. Diyos, hallelujah. Ngayon po ay nasaksihan po ninyo ang pagbaba po ng ating Panginoon. Maraming salamat po.